Ay nako, ewan ko sa inyo, ikaw, Sara Elago, Renato Reyes, Kadamay at sampu ng lahat ng nagrarally sa Pilipinas, dai, nakakahiya kayong lahat. It's just like my activist classmates in UP say, when you miss a class to attend a mass demonstration, yung pagsasali po tayo sa mga pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan. Huwag maghinayang sa pag-absent sa klase, ay kung present ka naman sa paggawa ng kasaysayan. Hello guys! Sir Ray po ito. And I would like to invite you to subscribe in my YouTube channel, Sir Ray. Ayan, bago tayo magsimula, kasi ilang page na ulit ang na-shutdown sa atin. Meron ulit isa akong page na na-shutdown. At lalo na parating na naman itong election, mag-expect tayo na isang damukal na namang mga trolls ang magre-report ng mga Duterte pages. At huwag kayong umarte-arte sa akin. Dahil ilang friends ko na ang nag-PM sa akin that na porke at sila ay nagko-comment ng mga bagay-bagay against kay Moka. Kayong mga dilawan, karakaraka, dahil karakaraka. Minessage niyo yung ilang tropa ko na sinabi niyo sa kanila na ino-offeran niyo sila na mag-post ng masasama, mag-post ng mga makakasira sa image ni Moka at makakatanggap sila ng monthly salary. Guys! Na, that's actually a desperate move. Nakakahiya kayong lahat. Diyos ko, wag ako dai, wag ako. But anyway, Mother Sitang! Ayan po. Siguro po marami sa inyo ang nakakilala kay Mother Sitang. Yung mga gumaganon-ganon. Ayan, yung baklang tay na gumaganon-ganon yung her hair. Nag-trending siya sa kagaganon-ganon yung hair niya. So, she's now here in the Philippines. At hindi niya in-expect na sasalubungin siya ng ganong kadaming Pilipino. Sa airport pa lang, ha? Sa airport pa lang, sinalubong siya ng isang katutak na Pilipino. At kahit saan siya magpunta sa mall, siya ay kilalang-kilala dito sa ating bansa. Kaya nakakatuwa sa mga LGBTQ members. Para sa atin to. I mean, hindi man siya Filipino, but yet, member pa rin siya ng LGBT. And despite sa mga pinagagawa ng mga Pilipinong pambabash sa kanya, pag pinagtawanan yung mga videos niya, pinagtawanan yung itsura niya, hindi pala alam ng mga Pilipinong ito na matagal na palang tumutulong itong si Mother Sitang sa Pilipinas pag merong mga bagyong malalakas na pumupunta sa Pilipinas at nangangailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Kaya ang masasabi ko lang, ikaw Elago, Sara Impactita Elago, at ikaw Babalu, Renato Reyes, kayong mga kadamay na mga shutay tomi kayo na wala kayong ginawa kundi para kayong siwan tamad na nakangangalang kayo sa ilalim ng puno at nagaantay na bumagsak ang bunga ng puno dahil at lahat ng nagrarally sa kalye, nakakahiya kayo. To think na, my God, to think na ibang lahi, busy. Nakita ko sa video kanina. Busy siya, namimigay siya ng mga pagkain at saka mga pera sa mga bata na nangangailangan. Ibang lahi nasa bansa natin para tulungan yung mga Pilipino na nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Anak ng teting, napunyemas kayo to the third power kayong mga hinayupa kayo. Nandiyan kayo sa kalye, non-stop kayo ng pagsigaw, pagsira sa administrasyon Duterte, at pilit pagpababa sa mahal na Pangulo. Kayo ito mga Pilipino na dapat merong first concern sa mga kapwa niyo Pilipino. Pero nasan kayo? Nasa kalye kayo. Nagsisigaw kayo. Pinapababa niyo si Duterte. Binabato niyo siya na kung ano-anong mga aligasyon. Samantalang yung ibang tao mula sa ibang bansa, dumadayo pa dito sa atin para lang tumulong. Diba? Come to think of it. That's very stupid of you people. Nasayangin nyo yung oras mo sa pagsigaw-sigaw dyan sa kalye, samantalang yung ibang tao ay nagpapakaabala para dalawin yung Pilipinas at mag-abot ng tulong sa abot na kanilang makakaya. At isa pa nakakaya dyan, hindi ko kanila yung lalaki. Yun na para silang nasa press con. Tapos itong lalaki na to, may hawak siya na picture ni Jesus. Pero yung picture ni Jesus, inedit ng picture, nilagyan ng mukha ni Duterte. Lang iya, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahiya sa ginagawa mo. Talagang idinamay mo talaga yung picture ni Jesus. Maibigay mo lang, maipakita mo lang sa tao yung galit mo kay Duterte.
At walang sinabi ang simbahang Katolika dyan, ha? Wala silang reaction na ginagamit yung picture ni Jesus at nilalagyan ng mukha ni Duterte. Nasaan na yung mga pare? Para sa kanila, tama yun? Di ba nakakaano lang, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang na kung hindi man siya Katoliko, irespeto mo man lang yung reliyon. Huwag mo nang isama yung picture ng hindi naman kasali sa pinag-uusapan. At sa tingin nyo, ano ba yun? Makatarungan ba yun? Isama mo yung picture ni Jesus doon sa pagpuprotesta mo kay Duterte. Anak ng teteng, yun yung lupang hinirang, magkamali ka lang ng tono, ididimanda ka. Yun yung bandila ng Pilipinas, isayad mo lang sa lupa, pwede kang idimanda. Eh, anong say ng mga pari? Ano na? Ano na mga te? Mga beshi? Ano, hipo-hipo na lang sa mga baget, sa mga sakristan? Mule-mules siya na lang ang peg? Hindi pwedeng ganun, te. Mga sis! Nananawagan ako sa akin mga sisters na pinasok ang pagsusuot ng puting costume. Kilos-kilos din pag may time. Ang nakikita nyo lang si Duterte, pero pagka mga kampo nyo yung gumagawa ng kalechihan, wala kayong kibo. Nakakahiya ka, Sarah. Hindi ka huwara sa mga kabataan. Huwag kang magpanggap na parang nagsasalita ka on behalf ng lahat ng kabataan sa buong mundo. Hindi. Sa buong Pilipinas. Hindi. Eh, paano yung mga kabataan na pro-Duterte na naniniwala sa mabuting malaking pagbabago na kayang ibigay ng Pangulo? Paano yun? Nagsasalita ka lang para sa sarili mo, para sa sariling partido mo, para sa sariling position mo. Pero hindi ka nagsasalita para sa lahat ng kabataan. Kaya ngayon darating na eleksyon, mag-ingat tayong lahat sa pagboto. Ang iboto natin yung mga taong handang tumulong, huwag na nating tingnan kung magna cum laude, diba? Ang importante, hindi siya magna nakaw. Dahil baka mamaya, magna cum laude ngayon na pala, magna nakaw din. Tsaka tatanan mo ko yung mga papapanggap nyo na naman na kunwari ang babait nyo kasi election na naman. Ang gagaling nyo na naman. Si Bam Aquino. Diyos ko, wala ka ng bukang bibig kundi yung libreng edukasyon, punyeta. Samantalang, hindi yung inaproba ng kamag-anak mo dahil sa tagal-tagal mo nang hinayin yung batas na yan, hindi niya inaprobahan yan. Pero hindi mo ina-acknowledge ang gobyerno nag-aproba ng batas mo. Paano kung hindi inaproba ni Duterte yan? Anong gagamitin mo ngayon sa kampanya mo? Eh di nga nga ka, dahil. Te. Diyos ko, tsaka si Maros, dahil tama na. Alihano, utang na loob. Buwisit kayo. Wala kayo, nakakahiya kayo. Mahiya kayo kay Mother Sitang. Buti pa si Mother Sitang na kahit na nilait-lait siya ng mga Pilipino, pinagtawa na siya ng mga Pilipino, pumunta pa rin siya sa Pilipinas para tumulong. Regardless kung ano man ang kanyang intensyon, tumulong pa rin siya sa mga Pilipino. At kayong mga nasa kali na nagre-reklamo, nagpo-protesta, tanungin nyo ang sarili nyo kung may naitulong ba kayo dahil nakakahiya kayo. Wala ka ng binukang bibig, Elago, kundi yung patalsikin ng Duterte, itigil ang martial law, nyeta kang babae ka, paulit-ulit ka na lang na babae ka. Kung tatalsik si Duterte, sino ipapalit mo? Sino de? Wala kang ipapalit. Anyway, yun nga, Mother Sitang, thank you so much for the help. At kayong mga punyemas, kayong makakaliwa kayo, traba-trabaho din pag may time. Tulong-tulong din pag may time, ha? Huwag yung isipin yung puro kikitain nyo after ng rally, kikitain nyo pag nakapang-bash kayo. At for sure, marami na naman akong bashers after ng video na to. At ang mga bashers ko, alam ko na kung sino-sino. Mga cartoon character, mga ibang lahi yung picture, isa lang yung picture. Mga trolls, as expected. So again, this is Sarai, Gising Pilipinas with Sarai, like my page, and go to YouTube and subscribe in my YouTube channel. Bago pa lang siya, 100 subscribers pa lang, but I'm looking forward na magiging okay siya at doon tayo makakapagpatuloy ng ating pagsuporta sa ating gobyerno nang hindi na ba-block-block ng Facebook kasi maraming job lang na nagkaalat. Ayan, so love, 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 peace, 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 see you on my future live. Mwah.